Bismillahirrahmanirrahim. Bago po ako pumasok sa revolusyon, dati po akong engineer in profession. Dumaan ako sa iba't ibang opisina ng gobyerno. Dumaan ako bilang assistant MPDC sa Matalam. Dumaan ako bilang designing engineer sa National Irrigation Administration. Hanggang sa ako ay nagkaroon ng lisensya bilang isang private contractor. Ako po ay nagsimula ng gawain ng civil society even before I graduated. So, even before my student days, I was already active in the student movement. Aktibo na po ako dun sa mga pakikibakan ng mga kabataan para sa kanilang mga karapatan, and especially for improvement of student benefits, yung kanilang mga karapatan sa edukasyon. So even during my student days, I was already very active. Nagkaroon ako ng kamulatan, so to speak, noong ako ay nasa college na. So panahon ito ng maingay na pagrarally ng mga estudyante in relation sa murder ni Ninoy Aquino. And then eventually ay napasama po ako, nagtrabaho ako bilang isang labor organizer sa isang institusyon na ang trabaho ay tulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng mga union. So sa Maynila po ito, malayo po ako sa nangyayari dito sa Mindanao at sa struggle for right to self-determination. Nagkaroon po ako ng connection sa ilang Muslim women habang nandun ako, at simula noon ay namulat na sa ilang mga issues ng Bangabang sa Moro. Nung naging abogado na po ako, ay tumulong po ako sa ilang mga kaso ng mga detainees, political detainees, at karamihan sa kanila ay mga MILF. So dito po ako mas lalo pang nagkaroon ng connection sa struggle for the right to self-determination. Nung panahon ng struggle, nakita namin na kailangan namin makilahok, dahil nakikita namin marami ng violations at kailangan mayroong tutulong tumayo ng struggle na mga professionals. So, doon kami pumasok sa panawagan ni Salamat Hashim sa mga professionals na makilahok, hindi lang sa pamamagitan ng pagsulong ng pag-aarmas, kundi sa pamamagitan ng pagtulong sa panghihikayat sa mga kasamahan na tumulong sa pagpalabas ng mga hindi makataong ginagawa sa Bangsamoro. At nung bandang huli na, ay nagdesisyon na talaga kami na huminto sa pangongontrata at nag-focus na talaga kami sa struggle. So iniwan namin yung pagiging contractor namin, namukid na talaga kami sa Camp Abubakar. Dala na yung pamilya namin. During the height of the all-out war in year 2000, that's when I formally parang joined, no, yung peace movement. Kasi we had a very huge humanitarian crisis at that time. Umabot ng mga more than a million ang mga bakwit. At ito sila ay naghihirap talaga at that time, no, in the evacuation center. So we started with relief assistance. We assisted young children in their trauma healing. Yung naman sa mga hanay ng mga kababaihan at mga mothers, we also assisted them na maka-recover sa kanilang kabuhayan. And so
that started my advocacy work, and then later on, nakita namin na hindi lang enough na tumulong doon sa relief, hindi lang enough to alleviate the suffering of the internally displaced persons, but we really have to go down to dig to the root causes of the armed conflict. So doon medyo napalalim yung ating pakikibaka, and we began to search for peaceful ways of resolving the root causes of the armed conflict, and that's why we took part in advocating for the GPH-MILF peace talks. Ang aking perspective ay mas centralist, no? Hindi ko pa masyado maintindihan kung bakit hindi pwedeng iisang direction lang lahat, bakit may kailangang may autonomiya, bakit may mga taong gustong humiwalay. So, naging struggle din sa akin yun, thinking na originally na parang mahirap, imposible yung pinaglalaban ng mga Bangsamoro. Pero over the years, mabuti naman po nung nagsimula akong directly involved sa negotiations, starting mga 2012 or 2011, late 2011, medyo maganda naman yung naging tahak po, no, ng andar ng negosasyon, at may mga maliliit na victories that eventually led to the establishment po ng Bangsamoro. So, maganda rin yun eh. May nakikita kang small victories para hindi ka na wawalan ng pag-asa, at meron kang napaghuhugutan ng enerhiya din. Alhamdulillah, maraming pagbabago. Kung dati ay sa umpungan lang ang ating serbisyo, ngayon ay mas malawak ang ating serbisyo para sa Bangsamoro. Kung ang struggle natin noon ay sa pamamagitan ng armas, ngayon ay sa pagpapatakbo ng social movement. At mula sa pagiging revolutionary, ngayon ay sa pagpapatakbo ng gobyerno na. Matagal na akong nag-support as a peace advocate in the peace process, from the ceasefire monitoring work before. We actively help in establishing monitors to help implement the ceasefire agreement, and then we were also active in attending the peace talks in Kuala Lumpur, especially during the lowest point of the negotiation in the MOA AD debacle. Even up to now, napunta ako sa parliament. Actually, it's my first time to be with government. So it's a totally new environment, and hindi natin pwedeng talikuran, because I feel that it's still a continuation of our advocacy. Hindi ko po ipapangarap yung sobrang taas. Tingin ko yung magkaroon lang tayo ng katahimikan, ng hustisya, no? Meaning going back to ano yung napagdaanan po ng Bangsamoro community, ma-address din yun, kilalanin yun ng national government, at merong mga hakbang para maayos, no? Yung mga masasamang nangyari. And may economic development that would help us chart, no? Gumawa ng desisyon kung ano yung gugustuhin pa nating economic, social, and cultural future. Noong unang BTA, BTA 1 from 2019 to 2021, mayroon tayong apat na bills na naipasa sa parlamento. Kasama na dito ang Bangsamoro Hymn, Bangsamoro Civil Service Code,
ang creation ng Bangsa Moro Women Commission at ng pagkakaroon ng 5% budget ng gender and development. Meron din tayong apat na resolusyon na tayo ang principal author at meron tayong 108 na resolusyon na co-authors, co-authored tayo. Ito namang bago, BTA to, last year 2022. Meron tayong limang, tayo yung principal authored na mga bills. Isa na dito yung creation ng Bangsa Moro Science High School, creation ng Bangsa Moro Veterans Affairs Office, creation of 8 municipalities of SGA, doon sa Bangsa Moro Electoral Code, specifically doon sa women's participations, and yung Magna Carta for Science and Technology Workers sa BARM. Meron na tayong binubuong yung gender code. So women and gender and women code that is being passed, that is already being prepared for legislation. And then just very recently we also organized yung women committee. So that's a new development kasi before in the BTA 1 wala namang women committee. So yung women concern mas napunta lang doon sa kung saang committee may pwedeng siyang ipasa. So for example, pwede siya ipasa sa social services or kung women naman na usapin pero it concerns health, doon siya ipapasa sa health. Pero ang maganda ngayon, in this BTA 2, we are able to create a dedicated committee for women. And so that's one of our innovation where we think na mas mabibigyan ng tutok kung ano man yung ating agenda for women. Actually, tinitingnan ko po yung sarili ko mas as part ng government of the day. Kahit po nung unang BTA, nung naipasa po yung Civil Service Code at yung Bangsa Moro na Administrative Code, naiatang po sa akin at sa iba kong mga kasamahang mga, lalo na yung mga abogado po, na i-defend ito during the deliberations, both sa committee level, yung mga public hearings, and then deliberations sa committee at deliberations po sa parliament. So bagamat hindi ako talaga ang directly nag-file ng bill as my personal bill, part po ako ng government of the day na nagkaroon ng responsibility for the passage of these priority laws. Pero personally, naglaan din po tayo ng oras para po magtumingin sa batas patungkol sa kabataan, so Children's Code, at para po din sa persons with disabilities dahil bahagi din po ng trabaho ko naman as Minister ng Social Services and Development ang tingnan yung mga policies pertaining to vulnerable groups like children and PWDs. Nakasalang naman po ngayon yung Electoral Code at yung Local Governance Code. So tulong-tulong po kaming nagsusulong nito sa loob ng parliament. Bilang isang member ng parlamento na kumakatawan sa kababaihan, tayo ay umorganisa ng mga kababaihan na magkakaroon sila ng mga cooperative. Tinutulungan natin sila na magkaroon ng puhunan. Tinutulungan din natin sila na magkaroon ng mga processing equipment, mga makinang pananahi, at mga training centers. Alhamdulillah, malaking pasasalamat namin kay Engineer dahil marami na po ang mabibigyan ng trabaho doon po sa amin at saka madidevelop po namin ang aming cooperative. Ang tinitingnan ko talaga na mas bayani dito ay yung mga Bangsa Moro. No, I look at my role simply as a supporter, yung
parang we're here to extend solidarity and support to the Bangsamoro. Pero when kung tatawagin naman na bayani, I think that's really extending it too far, because I have seen so many unsung heroes in the Bangsamoro na grabe yung sakripisyo, grabe yung commitment na hindi ko ma-compare yung kung ano mang nagawa ko dun sa mga tunay na bayani ng Bangsamoro. I've been in direct interaction with yung mga bayani, people that I really consider bayani ng Bangsamoro, na grabe yung sacrifice nila. Over the years, I've met people na along the way na ganyan, no? Very selfless, yung hindi napapagod, yung very dedicated, at saka iba yung ano nila, yung passion talaga nila sa pakikibaka. So I'm just fortunate, I consider myself lucky that I was able to work with this type of leaders, and I also consider myself fortunate that I'm given this opportunity to work with them in the Bangsamoro Transition Authority. Na produkto ako ng kasaysayan, na dumating ka sa panahon na ito yung pangangailangan, at nakita mo yung hamon, at tinake up mo yung challenge. Looking back, siguro may mga bagay na pwedeng mas nagawa ko ng mas mabuti. Meron din namang maayos ang pagkakagawa. Pero itong lahat pong ito kasi ay individual contributions ng maraming tao. So it's not just, you know, hindi pwedeng ituro mo lang, ito yung mga bayani, ito yung mga nagsulong, at yung iba ay walang ginawa. So kung titingnan mo on a macro level, maliliit lang po tayong mga dust na nagsama-sama sa isang yugto ng kasaysayan, at ginampanan po natin kung ano yung what was at hand. Ika nga, sa parliament ay siguro kami ang maingay, mas maingay ang kababaihan. So ngayon, hindi tayo doon naniniwala ng mga kababaihan ay hindi naririnig. Ngayon ay masyado nang empowered ang mga kababaihan.